Salamat po, Pastor David. And maraming maraming salamat sa bawat isa na atin pong kasama sa hapong ito. Magandang magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Ano? And I hope and I pray na nakapagtanghalian na po kayo. And hopefully, no, by this time, tayo naman po ay mag kakain, no, ng salita ng Diyos. And ang verse po natin or ang word po ng Lord for us this afternoon is found in 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Sabi po sa NIV, so we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. No, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Alam niyo po mga kapatid, as being privileged, no, in all creation, tayo pong mga tao yung binigyan ng pribilehiyo ng Diyos to be made in His likeness and in His image. No, walang ibang creation po ang binigyan ng ganitong, kumbaga, ganitong klase ng pribilehiyo. And as we all know, every privilege, it comes with a responsibility din. And for us, it is our responsibility, no, to please the one who made us, no, our maker, our creator. So when Paul said, we make it our goal, it requires po yung conscious decision na hindi tayo nagiging Kristiyano just because, you know, we allow things to happen. No, hindi tayo lumalalim sa pananampalataya just because, you know, we go with the flow. No, we make it our goal. No, we make it. We make a conscious decision to grow in the grace and knowledge of the Lord. Just like what Jesus did nung siya ay bata. No, nag-spend siya ng time sa synagogue kung saan doon siya mas lalong natuto at naging biyasa sa scriptures. And tayo po, no, bilang mananampalataya, our primary goal, according to the verse that we just read, no, is to be pleasing unto God. No, because He dwells in us. And as people bearing the name of Christ, no, our goal must be to be able to bear that name with honor. No, mabigyan natin ng hustisya, ng honor ang Diyos o ang Panginoon na lumikpat, nagligtas sa atin, ano? Katulad ng inawit natin kanina, He is our living hope. No, while we are alive, no, sabi ni Paul, kung tayo man, kung siya man, ano, siya ay nabubuhay para kay Kristo. And let this be our, ano, let this be true in all of us, na as long as we are alive, no, let us live for Christ. Because hindi naman niya tayo pinapabayaan. Hindi naman niya tayo, kumbaga, hindi niya inaalaw na tayo ay mapahamak. Most of the times kaya tayo napapahamak is because of our own fault, no? So if our primary goal is to be pleasing unto God, no? Some may ask, no? 'Di ba yung goal natin bilang Christians is to win souls, to make disciples, kasi yan yung ano, yan yung Great Commission, eh, 'di ba? But in order for us to fulfill the Great Commission, we ourselves must be acceptable unto God, no? Katulad ng hindi natin pwedeng asahan yung mga unbelievers to do the Great Commission, because yun nga, they're unbelievers. Hindi sila mananampalataya, so they will not follow Christ. But we, if we claim to follow Christ, it is our responsibility, no, to bear the name of Christ. Means we have this responsibility to honor Him, no, sa ating buhay. And that's why Jesus said to, when He was asked by the teacher of the law, no, tinanong siya, ano yung pinakamahalagang, pinakadakilang kautusan? Sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Tapos, sabi niya, and love your neighbor as you love yourself. No? Loving ourselves means that we make it, you know, we make it a point that we make ourselves pleasing unto God. And yun yung product ng
pagkukultivate ng natin ng relationship natin sa Panginoon. Kasi if we're cultivating a relationship with God, no, it will translate into a transformed life, no. So if we're wondering, Kuya Jay, ganito, sinusubukan ko naman yung mga sinasabi niya, nagde-devotion, nagpe-pray, nagbabasa ng Bible, pero bakit parang kulang pa rin? Bakit parang may mali pa rin? No? Ito yung reality ng buhay na sometimes even our best efforts are not enough. Kaya we have to go back and ask God, Lord, what is it in my life, no, that is not pleasing unto you? Because maybe meron tayong hindi nakikita sa buhay natin o meron tayong mga nakikita sa sarili natin na reason pala bakit hindi tayo nag-grow. So, we have to, you know, assess, examine ourselves. That's why when we read the Word of God, no, it has to, ano muna sa atin, no? Kumbaga tayo muna yung unang matamaan yung term na madalas nating naririnig. Tayo muna yung unang tatamaan ng salita ng Diyos. Tayo muna yung unang itatransform ng salita ng Diyos. Then afterwards, ito na yung magiging avenue na kung saan yung salita ng Diyos, pag ito ay ating ibinahagi sa iba, is makaka-work din sa kanila. Dahil sa atin na dinaanan o tayo na naging channel ay naging tapat, naging honest tayo, no? So I remember itong yung sa isang orchestra, no? Sa isang orchestra, yung mga musicians doon, yung mga tumutugtog ng mga instruments, hindi sila naka-focus sa crowd, hindi sila naka-focus sa audience, naka-focus sila sa iisa lang, and that is the conductor, no? Yung conductor. Kasi kung ano yung kumpas ng conductor, yun yung dapat nilang sundin. Yun yung dapat nilang sabayan. Or else, masisira yung areglo. No? And it's the same with us. No? It's the same with us. We have to realize that we have a conductor in our lives. And that is God. No? He gave us the Holy Spirit para maintindihan natin yung kalooban niya, para magkaroon tayo ng connection sa Kanya. And through that, we will be able to understand what will please Him and what will not. And by cultivating this relationship with the Lord, no, mas nagiging madali para sa atin to know God and to be able to follow His will, no, not paying attention dun sa sinasabi ng mga tao sa paligid, sa mga audience, sa crowd, no, but our focus is on God, no, the conductor. Whatever He says, we do, we should do, we should obey. Or else, tayo din yung tayo, kumbaga pag sumunod tayo magbe-benefit. Pag hindi tayo sumunod, tayo rin yung mapapahamak. So in this afternoon po, sa atin pong devotion, sa hapon pong ito, no, let us examine ourselves. Is there, are we still on track, no, towards our primary goal? Or we can even ask, is the way we are living today, no, yung paraan ng pamumuhay ba natin ngayon, does it make it seem na yung primary goal natin is be pleasing unto God? Or iba yung primary goal na, kumbaga, tinatranslate ng paraan ng pamumuhay natin ngayon? Kung iba man, no, purihin ang Panginoon, kasi we always have this chance to go back, no, to restart, no, yung ating buhay, no? Kasi God always gives us chances, no? As long as we are alive, as long as buhay ka, binibigyan ka ng Lord ng chance to restart and to go back to Him, no? It's never too late, mga kapatid, no, para bumalik tayo at magtiwala tayo sa Panginoon, sundin natin yung kalooban niya, make our primary goal to be pleasing unto Him. And I can tell, mga kapatid, yung verse na lagi kong pinangahawakan in Romans chapter 10 verse 11, na lahat na nagtiwala, no, lahat ng sumampalataya sa Kanya, kailanman hindi napahiya. And I believe that is true, that is still true, and that will remain true para sa ating lahat. So as I end,
we must learn to adapt ourselves into what matters most. No? Kumbaga, i-align natin yung sarili natin doon sa ating primary goal, no? Without without being, kasi yung distractions, diversions, nandyan lang yan. It's always there. But it takes discipline for us to remain focused sa Lord. And I believe we're all guilty. From time to time, nagpe-fail tayo, we become distracted. That's normal. That's being human. No? But by God's grace, andyan siya always reminding us to, hey, focus on Jesus. Focus on Christ. Just like what it's mentioned in Hebrews chapter 12, no? Fix our eyes on Jesus. He is the author and perfecter of our faith. No? Kasi katulad na nangyari kay Peter nung tinawag siya ni Jesus to get off the boat and walk on water, he was able to do it the first few steps, pero dahil na-distract siya, nawala siya doon sa primary goal niya na pumunta kay Jesus. Nakita niya yung waves, yung wind, naramdaman niya. And then slowly, he sank. Lumubog siya paunti-unti. Pero ito yung makikita natin yung biyaya ng Panginoon. Nung tumawag siya, humingi siya ng tulong sa Panginoon, hindi nagdalawang isip ang Panginoon to extend his hand and grab onto Peter. So mga kapatid, ano man yung ano natin ngayon sa buhay, nasa ang yugto ka man ng buhay mo ngayon, ano man yung iyong kalalagayan, I hope and I pray that you will not lose sight of our primary goal as followers of Christ. And that is to conduct ourselves as, people or servants pleasing unto our Master. So purihin po ang Panginoon, let us pray. Heavenly Father, we thank you for this time na kami po ay nakapag-aral ng iyong salita. Lord, sa oras po na ito, we examine ourselves. Lord, you're the one who searches our heart. And Lord, we just acknowledge our failures. We acknowledge, Panginoon, yung aming mga pagkukulang. Dalangin namin, Panginoon, kami inyong patawarin sa mga ito. At tulungan niyo po kami, O Diyos, na kami po ay makasunod sa kalooban. Makabalik kami sa landas na inyong inilagay para tahakin namin. Kung kami man ay lumihis, kung kami man ay naligaw, kung kami man ay huminto, Lord, ang biyaya mo, your grace will keep us moving forward. And we know we're not entitled to that. So, hindi kami karapat-dapat doon. Kaya ngayon, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil napakabuti mo. Hindi mo po kami kinakalimutan. Hindi mo po kami pinapabayaan. So Lord, we just pray this time, at this moment, Lord, establish niyo po sa puso ng bawat isa sa amin to make it our goal, our primary goal, to be pleasing unto you. Lord, we give you grace, we give you praise, we give you honor. This is our prayer in Jesus' name. Amen.